Ogie, Diaz, Donita knows at manager ni Super Tekla, pinasinungalingan ang reklamo ng live-in partner ni Super Tekla na si Michelle. Sa October 21 episode nga ng Wanted sa radyo ay muling nakausap ni RAFFY TULFO ang naging ka-live-in partner ng komedyanteng si Super Tekla. Nakahapon lamang ay nagreklamo sa programang RAFFY TULFO in Action tungkol sa mga masasamang gawain ni Super Tekla. Sa nasabing episode, ikinuwento ni Michelle Lorbanaag na lahat ng nakuhang donasyon ng kanilang anak sa mga nag-donate para sa operasyon nito ay si Super Tekla lamang ang naghahawak. Dagdag pa ni Michelle ay ginamit din ng komedyante ang natirang pera para panggulog sa sasakyan at kondong tinitirahan nito. Sa panayam ni RAFFY TULFO kay Michelle ay dito na nga niya sinabi na nakausap niya ang malapit na kaibigan ni Tekla at manager niya na si Ogie Diaz at ang malapit na kaibigan ng komedyanteng si Donita Nose. Ayon kay Ogie at Donita, ay kasulukuyang lulong si Michelle Lorbanaag sa ipinagbabawal na gamot at sa pagsusugal umano nito sa kasino. Mariing itinanggi naman ito ni Michelle sa programa ni RAFFY TULFO. Ayon kay Michelle ay matagal na niyang itinigil ito kasabayan ng pagtigil ng komedyanteng si Super Tekla para sa kanilang pagbabagong buhay. Dagdag pa ni RAFFY TULFO ay may narinig din siya. Si Super Tekla ay tumigil na sa mga masasamang gawain ito, gaya ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero si Michelle daw ay ayaw tumigil kahit pa na pinatitigil na ito ng kanyang partner na si Super Tekla. Si Michelle din daw ang dahilan ng paglubog ni Tekla noon dahil sa walang humpay na pagsusugal at pagkakasino nito. Dagdag pa ni RAFFY ay waldas din daw sa pera si Michelle ayon sa kanyang nakausap. Kaya ito dumulog sa programa na RAFFY TULFO in Action ay para makuha ang pera at maipangwaldas muli ito. Dahil hindi niya na magawa ang nagagawa niya noon dahil hiwalay na nga sila ni Super Tekla at wala nang napagkukuhaan ng pera. Buweltang sagot ni Michelle ay hindi siya nagkakasino. Kapag nagagawi man siya ng kasino ay ang kasama niya ay si Super Tekla. At ito pa nga daw ang nauunang magpunta sa kasino. At kaya lang naman daw siya sumasama sa kasino dahil pag nasa kasino daw si Tekla ay nakakapagbigay ito ng pera hindi gaya pag sila ay nasa kanilang tahanan. Sa episode nga na ito ay nakapanayam din nila Michelle at RAFFY ang kapwa komedyante ni Tekla na si Donita Nose. Ayon kay Donita ay kinausap niya ang kanyang kaibigan na magbigay ng statement hinggil sa mga binabato sa kanyang aligasyon. Gustong-gusto naman daw magsalita sana ni Tekla. Hindi lang niya ito magawa dahil sa kasalukuyang kontrata sa GMA Network. Kaya rin umano nagsalita si Donita ay naaawa siya sa kanyang kaibigan at nalulungkot sa sitwasyong kinalalagyan nito ngayon. Kaya naman nagsalita siya upang malinawan ang ibang issue na ibinabato kay Super Tekla. Magsasalita naman daw sana si Super Tekla. Kung hindi bukas, ay sa mga susunod na araw. Ayon din kay Donita ay naitanong niya kay Tekla kung totoo ba ang pagpapatalsik ng likido nito kay Michelle at sa anak nila. Mariin naman daw itong pinabuluanan ni Super Tekla. At hindi rin totoo ang sinasabi ni Michelle na bago pa man siya magbigay ng pera ay kailangang makaraos muna ito. Wala daw itong katotohanan. Nagbigay din ng panayam ang kaibigan ni Super Tekla na si Ogie Diaz. Sa nasabing episode, ayon kay Ogie ay bilang respeto ni Tekla sa kanyang network ay mauuna itong magbigay na bahayag niya sa 24 oras at isusunod ang pagbibigay ng kanyang panayam sa RAFFY TULFO in Action. Magsasalita naman daw si Super Tekla kung hindi bukas ay sa mga susunod na araw upang malinis ang kanyang pangalan at maiparinig ang kanyang panig. Ayon kay Ogie Diaz ay pinagsasalita niya si Tekla dahil kung mananatili itong tikom ang bibig ay iisipin ng mga tao ay totoo ang mga paratang sa kanya ni Michelle. Sinabi din ni Ogie Diaz ang dahilan ng pananahimik ni Super Tekla dahil daw takot itong magkamali dahil nga sa pinagdaanan niyang dagok noon. Kagaya ng naging sagot ni Tekla kay Donita ay itinanggi niya na tinarisikan niya ng likido ang kanyang anak at hindi niya daw ito magagawa sa harapan ng kanilang anak. Sinabi lang daw umano ito ni Michelle
Pero lahat ng yun ay walang katotohanan. Sa huling parte nga ng episode na ito ay tinanong ni Ogie Diaz si Michelle kung ano ang gusto niyang kahinatnan ng mga pangyayaring ito. Kung magkaayos ba sila ni Tekla o mabigyan ng hustisya ang nilabag ni Tekla sa batas sa pang-aabuso nito sa kanya. Ayaw niya sanang maging broken family ang pamilya niya, gaya ng pinagdadaanan niya, sa kanyang mga magulang. Pero ayaw din naman niyang mapahiya, kaya itutuloy niya ang kaso upang maparusahan si Super Tekla ng batas. Ang tanging hiling naman ni Ogie kay Michelle ay sana pag-usapan nila ito at maayos. At sana din daw ay pag-usapan nila ito nang pareha silang nasa katinuan o wala sa impluwensya ng bisyo. Ayon sa manager ni Super Tekla na si Rose Conde ay sa ngayon ay hindi nga muna makakapagsalita ang komedyante. Dahil sa mga dinaranas nitong depresyon sa mga kaganapan ngayon.